So what's up mga kasikap? So magandang umaga po sa inyo. So meron po akong ituturo sa inyo ngayon at meron rin po akong i-share. So sana magustuhan niyo po ito. Dahil makakatulong po ito sa atin lalo na ngayong pandemic dahil sa sobrang hirap ng buhay. So meron po akong ituturo sa inyo ngayon na about po sa maliit na negosyo na pwede natin gawin ngayon sa pandemic. So mga kasikap, bago natin na start yan, mag-intro muna tayo. So, what's up mga kasikap? So, pag-start na tayo ngayon, ipapakita natin sa inyo na kung ano yung lulutuin natin ngayon at ibibenta para sa maliit na negosyo, sa maliit na alaga ay kikita po tayo dito. So, ngayon start na tayo. Ipapakita natin kung ano yung negosyo na ipitinda natin ngayon, ngayong araw. So, let's go. So, yun po mga kasikap. Ang nakikita nyo po is sitaw. So sitaw po yan na halagang 100 pesos. So ganyan na po siya kadami, halagang 100 pesos. And meron po tayong suka. Yan po to, suka, tuyo and may bawang na rin po, may sibuyas. And may pangtimpla po tayo, so magic sarap. Para sumarap po yung gagawin nating negosyo na pang benta. So ipapakita ko rin po yung pangsahog natin. Yan po, giniling na halagang 80 pesos lang po yan. So maliit lang po talaga na halaga na pwede nating pagkakitaan. So mga kasikap, so gawin na natin ngayon, umpisahan na natin ngayon. So let's go. So ang gagawin natin ngayon mga kasikap is magigisa tayo. So ayan po mga kasikap, nandyan nakaready na po yung kawali natin. Magigisa na po tayo ngayon. So unang-unang po, lalagyan po natin ng mantika. So kunting mantika lang po. At lagyan po natin ng bawang. So magigisa lang po tayo ng bawang ngayon. Pasensya na po kayo mga kasikap kasi medyo magulo yung kusina natin. Lagyan na rin po natin yung sibuyas. So ayan po, ang kailangan po is sibuyas at bawang sa pagbisa. At ilagay na rin po natin yung sahog natin na giniling. Yan, giniling po yan na baboy na halagang 80 pesos. Yan po. Haluin lang po natin yan. So mga kasikap, talagang magugustuhan po ito lalo na sa mga kung halimbawa nagtatrabaho po kayo or
may mga kakilala po kayo na mga kaibigan nyo na gustong makatipid, sigurado po magugustuhan po nila ito. Sa halagang 25 pesos po ang isang balot. So ipapakita ko po sa inyo mamaya kung ilang balot po yung magagawa natin sa recipe na ito. At ibubukod po rin natin yung puna natin. So kikwintayin natin kung magkano lahat yung nag-astos natin dito. Tapos yung benta na kikitain natin mamaya. So ipapakita ko po sa inyo lahat yan mga kasikap. So ayun mga kasikap, lalagay na po natin yung sitaw. Yan, ang dami po. Ang dami po ng halagang 100. So pag makakamura kayo mga kasikap, para makamura po kayo sa bibilin nyo, katulad nito yung gulay na bibilin nyo is kailangan, pag pumunta kayo ng palengke, kailangan na marunong po kayong tumawad para paano kayo makamura. Kasi marami naman po yung bibilin, so kailangan marunong po kayong tumawad para makamura po kayo sa bibilin nyo. Yan po, kailangan po haluin lang natin para magsama-sama yung sahog at ang sitaw. So ayan, nakikita nyo po yung halagang 100 na sitaw. So sobrang medyo madami na po yan. Pero pag naluto yan, medyo minipis lang siya ng konti. So time check po natin ngayon is alas 3 ng madaling araw. So ang aga po natin gumising kasi ang tinda po ito mamaya. So itong gagawin ko mga kasikap, ibibinta ko to sa mga kapitbahay namin, sa mga katrabaho ko, dahil katrabaho po ako, sa halagang 25 pesos. So ipapakita ko sa inyo mamaya kung magkano yung nagastos natin at kung magkano yung kinita natin. A few moments later. So what's up mga kasikap? So ayan na po, luto na po yung adobong sitaw natin. So ayan po, umuusok-usok pa. So ayan po, luto na po siya. So natikman na rin po natin na sakto lang yung lasa niya at tamang tama lang po talaga yung lasa niya. Talagang mapapawaw talaga sa sarap yung bibili nito mga kasikap. So ngayon mga kasikap, mag-start na tayong magbalot. So yan mga kasikap, medyo titignan po natin yung ano yung pambalot at kung saan po sinusukat yun, kung gaano kadami po yung 25 pesos. So tignan nyo pong mabuti, isang maliit na bowl lang po yan. Yan mga kasikap, so kailangan marunong din tayo magdansya na ano, ng tinitinda natin para hindi po tayo malugi. So yan, nakabalot na po tayo ng isa. So ayan mga kasikap. Ayan. Ayan po. Nakabalot na natin yung titinda natin. Yun mga kasikap. So nabalot na natin yung mga ipatitinda natin mga kasikap. So ayan po, bibilangin po natin to kung ilang balot. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So may 12 po tayo ngayong ebebenta na adobong sitaw. So ayan mga kasikap ha. So ibibenta po natin yan sa halagang 25 pesos. So mga kasikap, update ko na lang kayo mamaya
kung magkano po yung nabenta natin at kung magkano yung nagastos natin, mga kasikap, para may idea po kayo. So ayan mga kasikap ha, so ready for ano na po yan, ibibenta natin sa mga katrabaho natin. So abangan na lang po natin mga kasikap mamaya yung kung magkano po yung kinita natin. So so ayan mga kasikap ha, ready na tayo para pumasok. So naka uniform na po tayo. Let's go, ibibenta na natin ngayon yung niluto nating ulam ng araw. So let's go mga kasikap, update ko na lang kayo mamaya mga kasikap kung magkano po yung kinita natin, kung magkano yung nagastos natin mga kasikap. So aalis na tayo mga kasikap. A few moments later. So what's up mga kasikap, so tapos na tayo magbenta ngayon. So kagaling ko lang ng trabaho, naitinda na po natin yung adobong sitaw na niluto natin kanina. So ngayon mga kasikap, ipapakita ko sa inyo kung magkano yung kinita natin ngayong araw. At ililist na rin po natin yung ginastos natin na kung magkano yung ginastos natin dun sa niluto nating ulam na tinindan natin kanina. So mga kasikap, ganito. Bali, ililist po natin yung 100 pesos na sitaw. So yung sitaw na yon is halagang 100 pesos, yung ganung kadami na pinakita ko kanina sa nakalagay dun sa malaking langgana. At ayun din po yung pangsahog natin na giniling na halagang 80 pesos. At yung sitaw po is 100 pesos. So bali 180 pesos po yung nagastos natin mga kasikap. So ngayon nandito na po yung kinita natin ngayon mga kasikap. Yan po, papakita ko po sa inyo, bibilangin po natin ngayon. So ito yung pera. So bibilangin na po natin ngayon. Yan mga kasikap, 40, 60, 80, so 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, oh, 20 pesos po yan mga kasikap. So 100, bali 200 na po yan mga kasikap yung benta natin. And 30, yan po 20 pesos po yan. 30, 40, 50, 60. So pasensya na mga kasikap kasi puro barya to eh. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1, 2, 3, 4, 5. So kumita po tayo sa 12 balot po na gulay na tinindan natin na adobo sitaw. So meron tayong 12 balot. So nabenta natin siya is 300. So yun mga kasikap, ililist na po natin dito yung 180 na ginastos natin. Yan po, papakita ko po sa inyo. So ililist na po natin yung 180 na ginastos natin mga kasikap. 10, 20, 30,
40, 50, 60, 70, 80. So ayan mga kasikap, ito na yung 180 na ginastos mga kasikap. So ngayon mga kasikap, ito yung kinita natin ngayong araw sa simpleng pagluluto lang po. So meron tayong kinita na 120 pesos. So mga kasikap, so kumita tayo ng 120 pesos. So malaking bagay na po ito na pambili ng ulam ngayon at pangdagdag sa mga panggastos natin mga kasikap. So malaking bagay na po ito. Kaya sana patuloy niyo po akong subaybayan sa aking vlog at marami po akong ituturo na sa inyo na pwede niyong i-business o i-negosyo po para makatulong po sa pang-araw-araw natin. So mga kasikap, sana parati niyo po akong suportahan, parati niyo pong panoorin yung mga videos ko, and don't forget like and subscribe po and comment na rin po sa baba. So mga kasikap, hanggang dito na lang po yung vlog ko. So maraming salamat po.